Narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. At syempre, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ngayon po ay 26 ng March 2024. Kamusta na po kayo? Happy Tuesday po sa inyo lahat. Kayo po ba'y nasa biyahe na? Nako, lahat ng mga guests ko nilayasan ako. Sila po'y nagpuntahan na sa kanilang mga probinsya. But then, mga kaibigan, napakarami po nating magagandang idea ngayon. At hindi lang po yan, napakaraming mga dapat nating gawin. Alam nyo, dapat lahat ng bagay pinaghahandaan. Yan. Dahil po ngayong araw na to, ang tingin ko, swerte. Kasi yung iba sabi, nakakalungkot naman yung kwentong yan. Hindi po, kasi alam nyo, mga kaibigan, dapat nating malaman at dapat tayong maging praktikal. Yan. At narito, alam nyo, napakaswerte ko ho talaga, bukod kay Tisay, kasi si Tisay po kahapon, di ba? Ang grupo ng mga TNBS. Ako TNBS, mag-tune in na po kayo ngayon. At tutukan na po ang programang ito dahil marami hong magagandang balita na dapat po naming i-share sa inyo. At dapat po ha, handa tayong lahat, maaring kayo o kaya hindi man kayo, ang pamilya po ninyo. Dahil alam nyo, lahat ng bagay po ay dapat meron po tayong gagawin na tama, dahil may mga bagay tayong nakakalimutan at itong bagay nito ay isang napakalaking paalala. Okay, mula po ito sa Eternal Flans. Nako, napakaswerte po natin. At narito sa aking tabi, ang training manager on the spot. Isang minuto lang kinausap ko ito dahil talaga namang alam nyo, ako po'y galing sa ibang bansa na merong practical na kaisipan, dapat dalhin natin ang ganyang kaisipan dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Sir Jerry Barrantes. Tama? Ah, Barrantes. Ayan, Sir Jerry, bumati ka muna. Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, sa ating bansang Pilipinas, Miss Jovi, magandang umaga po sa inyo. Nasyak si Sir Jerry, nasyak. At hindi lang yan, pasasalamatan natin ang guard. Nako, alam nyo, yung mga gwardiya na kagaya, yung gwardiya ninyo ha, ang bilis ng inisyatibo, no? At salamat din po dun sa manager. Hindi ko nga naitanong yung pangalan, eh. Pero alam nyo po, dito po sa pagiging Yes Yes Show guest po ninyo, Sir Jerry, ay para sa akin, napakalaking pagkakataon. Kasi ako po'y practical na tao. Yan, di ba? Practical na tao. At hindi lang po yan, ayoko nang nagmumukha akong... alam mo yung pulubi, yung hingi ng hingi, kung saan-saan. Ito kasi yung nais nating iwasan, yung nanghihingi ng mga abuloy, nanghihingi ng mga kung ano-ano, di ba? Ito po yung mga bagay na gusto nating bigay natin sa inyo yung mga update. Sir Jerry, ayan, kayo po'y ilang taon na ho pala? Kung pwede lang. Hindi, okay lang po yan. Po. Po. Actually po, 38 years old na po ako. And actually, sa Eternal Plans po, I've been working with them for almost 16 years. Yeah. Wow! Bingo! Ba? Napakahaba. Parang loyalty. May tama. Loyalty award ka na para sa akin. Ayan. Alam mo, Sir Jerry, sabi nga ang mamatay ay hindi po kasalanan, no? Pero ang mamatay ng walang ginagawa o kaya naman walang pinaghandaan, ito yung malaking kasalanan para sa akin. Bakit ko ito nasabi? Alam niyo po ba, humantong tayo sa ganitong problema na kung saan. Nung araw kasi, di ba, hindi ko naiisip yung mga ganitong klaseng paghahanda, no? At sa napapansin ko po, marami po tayong mga kababayan ang nakakalimot, kumikita sila ng malaki. And yet, wala silang ginagawa sa kanilang mga buhay, kundi ang pinaghahandaan lang nila yung mga bills, di ba? Ilaw, tubig, tapos yung daily needs ng bahay nila. And not only that, the food clothing and shelter is really important. But, you have to be aware na ito pong pag-uusapan namin ni Sir Jerry ay napaka-importante habang tayo'y nabubuhay. Yan, Sir Jerry, umpisahan mo na. Ayan, parang ako'y nagtitraining, no? On air. Pero hindi lang po yan, ha? This is a great opportunity, guys, dahil tayo po,
kung kayo po gusto nyo mag-join, why not, di ba? Pwede ko kayong mag-comment dyan sa comment section ng DWIZ. Live po tayo ngayon. At not only that, tayo po live din sa Aliu Channel 23. Okay, Sir Jerry, take it away. Opo, maraming salamat, Miss Joby. Actually po, medyo topic to na sabihin na natin na morbid topic. Yes, actually, morbid. Hindi siya, kumbaga, yung common topic na pinag-uusapan ng mga magkakaibigan, opo, magkakapamilya. So, hindi siya ganun na topic. But, kung titingnan natin, undeniably, realidad. Yes. It happened. Yan. So, sabi nga natin, so kahit nakakatakot, pero tama yung sinabi mo, madam, kanina, na sabi nga natin, kahit iwasan mo kasi, mangyayari. Mangyayari at mangyayari. No? At, siyempre, ang nakakalungkot dyan, kapag hindi ka handa, paano saka, pamilya? Alam mo, Sir Jerry, dati kasi talagang nalulungkot ako. Para sa akin, morbid eh. Pero sa totoo lang po, hindi po. Kasi una-una, kita nyo ha, inuumpisaan ko ng masaya. Hindi ko naman, wala naman akong gustong may mangyari, di ba? But then, alam nyo po, ang pagiging practical po ay isang malaking oportunidad, lalo na sa ating na lagi tayong nasa labas. Lagi tayong nasa lansangan. Hindi ko natin alam kung ano yung ating may eksena, di ba? Mangyayari sa labas. Pero Sir Jerry, paliwanag mo nga sa amin, ano po ba yung kahalagahan nito sa buhay ng isang kagaya natin? Natin, yes. Actually, kung titingnan po natin, dahil sa katulad nga po na sinabi ko, kadalasan na nababaliwala siya. Opo. Kasi nagpo-fall actually yung memorial servicing o yung memorial plan, nagpo-fall siya kadalasan sa remote needs. Mm-hmm. So ito yung mga pangangailangan na kadalasan pwedeng wag muna ngayon. O kaya sa bukas na lang. Oo, yan. Bata pa naman ako. Oo, diba? So may mga ganun ang mga pagkakataon. But kung titingnan po natin, It becomes basic needs. Ayun. Why? Kasi itong memorial plan, hindi lamang siya nagbibigay ng memorial service. Dahil more than memorial service, It gives the peace of mind. Yan. Kasi iba pag nagtatrabaho ka, tama. Na, alam mo yung wala kang kinatatakutan, anytime pwede kang lumabas, anytime pwede kang magbiyahe. Yes. Yan. Alam mo, Sir Dennis, bagamat siguro magugulat yung mga TNVS, lalo na si Tisay. Isa yan sa mga mabuting kaibigan natin, no? Natutuwa ako kasi una-una, bakit natin pinag-uusapan ito? Alam nyo, at my very young age, kasi ako'y nag-abroad 16 pa lang, no? Naging practical na ako sa buhay. At the age of 18, na-prepare ko na ang sarili ko. Imagine mo, meron na akong memorial lot, di ba? O, di ba? Hindi naman sa parang tingin ko parang mas lalo pang humahaba yung buhay natin. Can you imagine? Actually, naghahanda tayo pero parang wow. Parang wow, parang ang sarap ng mabuhay, 'di ba? Baka nagigiagimat mo, ma'am. lagi tayong nag-iingat. Ayan, Sir Jerry. And not only that, Sir Jerry, ako po'y may kabaong na. Wow! Talaga, mas morbid yan. Mas morbid yan. Pero hindi po ako natutuwa na dahil meron na ako niyan. Pero ang sa akin lang po is, kasi transferable to eh. Can you imagine ha? May mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero akalain mo, hindi nangyayari sa atin, sa ibang tao nangyayari. Yung mga unexpected moment na supposedly tayo dapat yung ako handa na ako, pwede na, yung mga ganun, 'di ba? Ganin yung mga dating eh. Pero guys, naku, napakaswerte ko pala, parang insurance eh. Alam mo sa insurance din, habang ini-insured mo 'yung sarili mo, lalong humahaba yung opportunity mo mabuhay. Ay naku, Jerry, lumalalim yung aking lumalalim yung aking kasiyahan para malaman ito. Sige, Sir Jerry, paliwanag niyo po. So, actually, ang kagandahan nga po ng mga ganito na may memorial plan, unang-una, economical siya. Yes. So, mura. Kasi sabihin na natin, actually po, ang eternal plans o kaming mga nasa memorial servicing, ang tawag actually sa industriya po namin ay pre-need. So meaning, bago po yung pangangailangan, we are purchasing something to be prepared of or to plan for it. Apo. Kasi alam naman po natin na pag pinag-usapan natin ang debt, pinag-usapan natin yung kawalan, yung sakit, ito po yung mga bagay na kahit anong gawin natin, hindi siya maiiwasan. Mangyayari po siya. Opo, lalo na maalala natin yung mga aksidenteng nasasaksihan natin sa daan. Ay, nako, minsan iiyak ka lalo na kung di ka makatulong, di ba? At actually, ma'am, kung mapapansin nyo, ang maganda, actually, sabihin na natin na naging opportunity sa, kumbaga sabihin na natin sa pandemic,
Lalo na nung panahon po ng COVID. Ay, grabe nabuksan yun. Nabuksan talaga. Grabe yun, yung pandemic. Opo, nabuksan na talaga isip ng tao na, opo. Uy, iba pala pag meron ako. Diba? Pag wala pala, bahala ka sa sarili mo. Yun ang naging advantage po ng pagkakaroon. Sabihin na natin na ito yung opportunity sa crisis. Yes. Sabi nga natin na yung crisis during pandemic, pero nagkaroon ng pagkakataon ang mga taga-Prinid na ipakita, i-educate ang mga tao, opo, sa importansya ng paghanda. Pero Sir Dennis, parang hindi ko naman type yung nangyari noon eh. Kasi, biruin mo, dahil sa kawalan nila ng lote, sa kawalan nila ng mga serbisyo, parang sa takot nila, eh, pinayagan na lang nilang sunugin muli yung kanilang mga bangkay. Imagine ninyo guys, no? Eh, kasi sa amin pong mga pamilya, bawal na bawal sa amin ang sunugin. Bawal na bawal sa amin. Kasi mas gusto namin, kahit na wala na yung ating mga mahal sa buhay, nakikita pa natin sila, nasusulya pa natin sila. Bagamat hindi naman ho natin pwedeng i-hold, di ba? Pero alam niyo po, yung practicality, kailangan eh, maging ilagay natin sa ating puso at damdamin na ito'y napaka-importante. Alam nyo guys, hindi ho ako nag-isip ng ganito nang dahilin kay Sir Dennis. Kasi Sir Dennis, di ko pa kilala. First time ko lang siyang hinanap, no? At meron nga nagbigay sa akin ng ano ng idea na ang hanapin mo, yung trainer mismo. Yan. Kasi mas ma-explain niya ng mas maganda ano man yung nais ko. Sir Dennis, ano ba yung pre-need? Explain mo muna po, pre-need at saka yung produkto. Kasi may naririnig akong ganong mga words eh. Sige nga po. Actually po, yung pre-need, actually matagal na yan. Okay. Siguro hindi pa po yata ako ipinapanganak, may pre-need na. Yun okay. Lang yung kagandahan nun, ano? Na, kumbaga, actually ma'am, ang pre-need is a Filipino invention. Ah! No, yun yung sabihin na natin na kakaiba eh. Kasi Filipino invention, pinaghahandaan na. Maraming Pinoy pa rin ang hindi covered. Oh. So that's the saddest part. Filipino invention, that was, if I'm not mistaken, way back 1960s, meron ng memorialization sa Pilipinas. But kung titingnan natin, marami pa rin Pinoy ang hindi pa rin handa. Oh, yan ang ano. Nakakalungkot na katotohanan yan, 'di ba? At hindi lang yan, Sir Dennis. Maraming Pilipino ang sumisweldo ng malaki, pero kahit na konting ipon ay wala rin, 'di ba? At dahil nga po wala din, nang mumulestya tayo ng ibang tao. Tama. Pantakin nyo, hinihingian natin ng tulong eh, para sa mga patay natin, hindi natin kilala. Tama po. Which is, nakakahiya po yun. Tama po. Actually, Ma'am Joby, sa pamilya namin, actually, trainer ako sa Eternal. Opo. So, I'm teaching kung anong importansya. Nag-educate ako ng mga salespeople. Okay. Nakikipag-usap sa mga kliyente. Pero alam mo po ba, ma'am, na kumuha ang tatay ko nang hindi niya alam na ako'y nasa memorial. At hindi ko rin alam talaga? Na ako pala ay merong tatay na bumili ng kusa. Hindi mo alam yon. Yes. Nalaman po yan, fully paid na siya. Ang galing. Okay. So bakit? So tinanong ko po yung tatay ko. Sabi ko, eh bakit ka bumili? Okay. Eh normally, takot bumili. Oo, di ba? Yung mga nagkakaedad. So sabi ko, ah baka dahil nagkakasakit na siya or whatsoever. Pero ang sinabi niya sa akin, anak, kaya ako bumili, ayokong maranasan yung nararanasan ng iba. Eh, yon. Ano po ba yon? Ayan. Ayoko na 24 hours na ako, nakahiga pa ako sa higaan. Dahil kayong mga anak ko, naghahanap pa kayo ng politiko, naghahanap pa kayo ng hihinga ng tulong. Yun. So ayaw daw niya ng ganun. Oo nga naman. So sabi ko sa kanya, uy maganda, ang tatay ko bumili, pero hindi niya alam na nasa memorial ako. Bakit nagkaganon? Wala kang communication? Hindi naman po. Siguro kapag nag-uusap-usap na, oh ito, ginagawa ko, siguro sa kanya, parang lumalampas lang sa kabila. Dahil, aminin na po natin, this is what we call right timing. So meron kaming mga client na nandyan yung needs, pero hindi agad bumibili because they feel na hindi pa yun yung timing. Siguro, it's just na sinuwerte lang ang tatay ko. Mm-hmm. Hindi ko alam kung may nanakot ba sa kanya o may naramdaman ba siya. Pero during that time, ang sabi niya, ayokong maranasan
na hindi ako siniservisyohan. Ayaw. So ayaw daw niya nakahiga sa papag 24 hours na. Oh. Yun. So nagkaroon siya ng fear. Nagkaroon siya ng takot na paano ang pamilya mo? And that is the mission ng Eternal Plans, na maka-reach out sa mas maraming Pinoy, mas maka-reach out sa maraming pamilya, kasi alam namin na maraming nangangailangan. Mm-hmm. At sabi nga namin, ang biruan nga namin, kapag wala ka talagang cash ngayon, opo, naku, bawal mamatay. Ayan. Oo, bawal talagang mamatay. So kung wala kang pera at hindi ka handa, kasi yung iba, ang sinasabi sa akin lagi, sir, madali lang naman yan. Pipikit lang naman eh. Naman. Pipikit ka lang naman. But the problem there, eh nasa ng burden. Ayan. Nasa family. Opo. So yun ang gusto ma'am namin na iparealize sa tao na you are getting a memorial plan, mm-hmm, not only for yourself, but for your family. Kasi ayaw natin mag-iwan ng problema sa pamilya. Mahal mo yan eh. Oo nga. Tama. Oo nga. Yan. So hanggang maaari po, yun ang gusto naming ma-reach. Ayan. Mas maraming Pinoy, mas maraming pamilya, kasi sabi nga namin, at least isang lifeline for every family, okay na. Nako, good thing na nandito ka, Sir Jerry. Alam mo, ikaw yung kailangan ko. Una-una, hindi naman para dun sa mga nakakatakot na iniisip nyo. No, guys. Alam nyo po ba, the more na prepared tayo, the more na humahaba ang buhay natin. Tama. Parang nangyari sa akin dati sa insurance, eto ha. Pero it's other company naman. Sa insurance po kasi, sabi nung ibang tao, ano ba yan? Sabi ko, natapos ko yung payment ko, ay hindi ko nagamit. Sabi gano'n nila. Sabi ko, ma'am, ano bang hindi mo nagamit? Sabi ko gano'n. Eh kasi nagbayad ako. O, ngayon, kung nagbayad ka, walang nangyari. So, ibig sabihin, ma'am, you should be thankful kasi hindi mo nagamit. Di bali nang magbayad ka na magbayad kasi hindi mo nagagamit. Why? Kasi una-una po, humahaba ang buhay nyo. Parang dun lang siya sa unti-unti kong paliwanag sa kanya, dun lang nga ako naintindihan. Yes. Sabi niya, oo nga no, nakalimutan ko yun, sabi niya. Actually, ma'am, kung titignan mo, even sa insurance, yun ang binabayaran mo eh. Oh, diba? More than the service, more than the product, what you are paying is the peace of mind. Yan. Na ang sarap peace of mind. Eh, na wala kang inaalala. May mangyari sa'yo, wala kang paiiyakin. Oh, eh sabi nila bawal daw umiyak. Eh paano hindi iiyak? Kaya pala umiiyak yung mga kamag-anak natin kapag merong nakaburol dyan. Kasi nga po, walang pera pambayad sa inyong problema. Kaya sabi nga ho nila, ay nako, ang hirap ng ganito. Sabi nga nun, isang narinig kong pamilya, ma'am, di ba okay na nga sa inyo kasi hindi pinahirapan yung pamilya ninyo. Hindi, mas lalo nga kami nahirapan. Akalain mo na ang mamatay pala magastos. Tama po. Ah, di ba? Oo. Namatayan ka na, namroblema ka pa sa mga dokumento, may bayad din kasi yun eh. Yes, at hindi lang yan, Sir Jerry, may bayad din yung mga kakainin habang... Tapos, naghihintayan pa kung saan pagaling yung mga pamilya, kailangan extend yung ano. At yung, habang humahaba, ma'am, yan, tumataas yung binabayaran. Can you imagine, no? Well, mga kaibigan, siguro yung mga... Sabi nga nila, yung mga ibang mayayaman, hindi nila masyadong problema ito. Kasi bakit magaganda ang buhay ng mga mayayaman? Wala silang burden sa buhay eh. Minsan nga, how I wish maging mayaman din tayo eh. Yun lang ang problema. Hindi tayo namumurblema sa anumang mangyayari. Pero sabi nga po, mayaman o hindi man tayo mayaman, kailangan prepared tayo. Ang pagpiprepare ng ating, sabi nga, yung mga pre-need na ganyan, ay parang mistulang pagpiprepare na rin na hindi tayo magka-problema in the future. Malay mo, 100 years old na tayo, buhay pa tayo. Diba? May mga ganon. Maraming magandang balita, tama, Sir Jerry. At syempre, maya-maya po ay meron ho tayong magandang additional na kwento dyan, dahil ako, practical akong tao, sabi ko nga sa inyo eh, kailangan nating handa tayo. At sa ibang bansa, Sir Jerry, mandatory pala ito. Ah, mas maganda yata ang maging mandatory. Ano? O, once na nagtrabaho ka pala, kailangan iaawas na doon yung mga gastusin para dyan. Oh, di ba? Magandang thinking ito, lalo na sa mga friends natin from TNBS, Oitisay, it's about time na maging practical tayong lahat dahil importante ito sa ating buhay. Makinig tayo.
tayo ha. At not only that mga kaibigan, tayo po ayan. Eh maya-maya po eh, magta-time break muna tayo. Oh, diba? Time check muna tayo dahil maraming ituturo sa atin si Sir Jerry kung paano tayo makakaraos sa mga problema ang hindi natin inaasahan. At hindi lang po 'yan, paano tayo makakabayad? Eh, malaking bagay po yan mga kaibigan. Kaya po, yung makabayad ka, magka-problema ka, syempre. At hindi lang po, yung paghahanda natin ay napaka-importante po para po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig dito. This is a great opportunity na malaman po natin ang bagay na dapat po nating malaman. At not only that, meron na lang po tayong konting sasabihin na mamaya po, paano ba natin matutulungan ang bawat isa at ang ating kapwa, ang ating pamilya. Okay, so mga kaibigan, time check muna tayo ang oras. Alas 11:25 ng umaga, magbabalik po ang Yes Yes Show, The Passion. Yes Yes Show! Yahoy! Yeah, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to Yes Yes Show, Topacio. At syempre, sa ngalan pa rin po yan, ang idol natin, Attorney Ferdy Topacio. Nako guys ha, alam kong hinahanap niyo siya pero pasensya na, hindi ko rin ho siya makita. Hinahanap niyo sa akin eh. Hindi, joke lang. Alam niyo naman ho, busy po ngayon siya at marami pong kaganapan ang alam niyo naman inaalalayan niya. At magbalik tayo sa ating Yes Yes Show guest natin, Sir Jerry D. Barantes, ang training manager na Eternal Plans Incorporated. Yahoy! Alam niyo ho, Sir Jerry, excited ako sa dami ng malalaman ko ngayon. Ayan, mula sa inyo. Okay, pero bago ang lahat, gusto ko lang batiin yung mga teacher. Ba, yung mga teacher, oh, dagdag na teaching allowance. Nako ha, good news yan, mga teacher, saan mang dako ng yun, naroroon. And not only that, syempre yung mga taga TNBS, mabuhay kayo. Nako ha, ingat kayo sa pagmamaneho. Alalahanin ninyo ang inyong presidente si Tisay. Ayaw na ayaw niyang magkakaproblema kayo dahil mahal na mahal niya kayo. O, oh, diba? At hindi lang yan, mahal ko na rin kayo dahil syempre yung mga TNBS na yan, kayo po ang dagdag tulong sa gobyerno para hindi mahirapan ang ating mga mananakay. Yan. Balik tayo kay Sir Jerry. Sir Jerry, alam mo eh, parang tumataas yung balahibo ko. Hindi ko alam kung ito'y, alam nyo, pag natutuwa tayo, ganito yung feeling natin eh, na kailangan lahat pinaghahandaan. Tama. Okay, Sir Jerry, ano bang maidadagdag mo sa mga paliwanag mo ngayon eh, alas 11:37 na? Opo. Ng umaga. Bilis sa oras, opo, ha? No, sige, hindi sige. Ko akalain na gano'ng kapilis. Eh. Oh, sige, Sir Jerry. Actually po, katulad po ng binanggit natin kanina, so yung memorialization actually, it becomes a basic need. Opo. So parte na yan ng ating mga dapat pinaghahandaan. Yes. At yun nga lang, medyo dito sa Pilipinas, hindi pa yata talagang mandatory. Yeah. But, doon naman pumapasok po ang mission ng Eternal Plans. Ayun. Na kami yung magre-reach out. Sabi nga natin, no, kung ano, kung sakali, kami ang lalapit. Kasi sabi ko nga sa iyo, Miss Joby, ang gusto talaga ng Eternal, mag-reach out. Ay, tama yan. Ay, Sir Jerry, may panukala ako. Parang ano yan, no? Taga-gobyerno. Joke lang, guys, ha? Hindi po, meron po akong nasa sa isip, no? It's about time na manawagan tayo sa Kongreso, sa Senado. Gawin nating batas ito na magkaroon ng mandatory na meron ho lahat ng tao sa Pilipinas na reservation na ganito. Alam nyo ho, ang pringid po napaka-importante. Lalong-lalo, nakita nyo ha, ang dami sa inyo, pinupuntahan kayo sa opisina ninyo, mga congressman. Sasabihin eh, congressman, namatayan po ako, tulungan niyo po ako. Tapos magkano ang ibibigay, di ba? Hindi pa alam ni ate kung magkano ibibigay sa kanya. So, ibig sabihin eh, pagkulang pa yun, pupunta na naman siya sa isang congressman. O, ganun din ho sa Senado. Ito naman ho, hopefully, magkaroon ng batas ito, guys. Alam niyo ho kung bakit? Kung hindi man gagasto sa mga Pilipino para dito, yung ating mga ano mga leader na lang. Tama. At gumawa sila ng batas na bigyan nila ng tulong itong ating mga pobreng kababayan. Hanggang kailan magkakaroon ng pobreng Pilipino dito sa Pilipinas? Hanggang kailan? Ayan ha. Okay. Sige, Sir Jerry. Opo. Actually, yan ang maganda, Miss Joby, sa Eternal. Opo. Kasi nakita natin yan na bakit hindi nare-reach out
What about those people na hindi kaya ng budget? Oh, yun na yan. So, huwag ka mag-alala, Miss Joby, kasi ang maganda sa Eternal Plans, kami ang nag-i-introduce ngayon ng life plan na first ever, bagong-bago, renewable. 1 year, every year? Yes. So, pwedeng 1 year hanggang 5 years ang coverage. Okay. Ang maganda nito, Miss Joby, kung ikaw ay medyo sabihin na natin na nag-iipon ka pa, opo, pwede kang kumuha muna ng mga 1 year coverage na memorial plan. Mm-hmm. At ito ang magandang balita, Miss Joby. Okay po. Kasi sa amin, pwede kang kumuha 1 year ang coverage, mm-hmm, 20,000 ang service with insurance sa halagang 2 piso lang yan kada araw. Oh, package yan, ha? Yes. Oh, galing, galing. At Eternal lang ang nagbigay niya. So, ibig sabihin, kahit po yung ating mga, sabihin na nating masang Pinoy, opo, afford na. Pwede nang bumili ng memorial plan. Oh, maganda. Yes. Wala pang ganyan, wala pang ganyan. Oo, actually, ang maganda sa Eternal Plans, yan ang ating isa, sabihin na natin na primary product na aming ino-offer ngayon. Opo. Meron sa local government, meron sa mga private companies, even schools, yan ang ating ngayong ino-offer. Oh, bingo! Di ba tamang-tama ito? Ang mga teacher po ay magkakaroon ng dagdag teaching allowance. Yeah. Nako, mga ma'am, mga sir, alam nyo, ay mahal namin kayo. Dahil kung walang guro, wala kami rito. Tama, diba? Siguro eh, ito na yung way natin para at least yung idadagdag na teaching allowance sa inyo, doon natin i-reserve. Yes. Pwede yata yung ganun, Doc? Opo, ay, pwede naman. Pwede naman. Jerry, pwede. Ayan. Bago ang lahat, bago natin ituloy yan, Sir Jerry, ha, gusto ko lang batiin si Doc Melvin Villaruz ng happy, happy birthday kahapon! Happy birthday! Kasi kahapon nabigla siya. Dinalaw siya ng mga estudyante niya from BJMP. Wow. At kinantahan siya with matching cake. O, di ba? Kaya congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy na birthday pa. O, di ba? Kita si Sir Jerry, sanay na sanay kumanta ng happy birthday. Anyway, Doc Melvin, happy birthday to you. Alam namin talagang puspusa. Ito si Doc Melvin kasi mahilig mag-rescue. Wow. Mahilig bumuhay. Yung talagang naghihingalo na, nabubuhay pa niya sa tulong at awa ng Panginoon. Siyempre, lahat naman po yan eh. Alam niyo naman, pag ganyang maraming, yung instinct mo na tumulong, ang laking bagay niyan. Kaya Doc Melvin, talagang saludo po ako sa iyo. Not only that, ha, si Ma'am Jane, yan, si Ma'am Jane, Ma'am Jane Militante, salamat din po sa inyong galing magturo. And of course, sa lahat ng mga friendship natin, si Sir Dan, sa lahat ng mga taga-media, press, batch 1 pa lang tayo kasi nag-volunteer ako para magkaroon kami ng training program para dyan sa mga emergency medical purposes natin na kung saan hindi tayo dapat natataranta. Dapat alam natin kung anong gagawin natin. Kaya huwag niyo ako iboto kasi hindi ako kakandidato. Kasi ang gusto ko lang po, matuto tayong lahat, Sir Jerry, na bukod dun sa piniprepare natin, di ba? Alam niyo naman ng Panginoon, pag gusto pa niyang mabuhay ka pa, sige, go lang nang go. Pero ang pinakamagandang gawin natin, habang tayo'y nabubuhay, nag-iisip din po tayo ng magandang bagay na maibabahagi natin sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao habang tayo'y may buhay. Habang may buhay. Habang may buhay. Ayan. At siyempre, Sir Jerry, hanapin mo muna yung mga babatiin mo. At gusto ko lang din mabati itong aking mga, alam mo, ito kasing mga kaibigan ko, kahit saan sulok ng Pilipinas ay pinupuntahan ko. Yan. Si Attorney Arnold Pamintuan, Sir. Si Attorney Eligio P. Malyari. At siyempre, si Attorney Cres. Yan, si Attorney Cres na ating pong mahal na mahal. Yan. Attorney Cres, yan. Talagang sinusundo ko yan sa bahay pag gusto kong kumain lalo na may pangkain ng konti kasi napakabait na abogada yan at siya po ay taga Batangas, ayan, alae yan, alae, ayan. Ito po sa huling segment po natin, syempre alam nyo naman
ito hong naisip ko, ang Eternal Plans, ay bigyan natin ng pansin dahil unang-una ay napakahalaga po nito sa atin. At hindi lang po yan, mga kaibigan, ang preparedness. Nakakawala po ng stress yan, di ba? Kung kayo po ay... Nakakabata. O, di ba? Yan, nakakabata. At syempre, mga kaibigan, time check muna tayo at magbabalik po sa last segment. Itong ating Yes, Yes, Yo! Topacio. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yan, magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kaibigan. At syempre sa last portion ng ating programa, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Nako, hindi ko pinakawalan, no? Hindi ko pinakawalan si Sir Jerry Barantes. Alam nyo, napaka-importante malaman natin. Tuloy-tuloy to, ha? Sir Jerry, alam mo, naalala ko lang kasi, nakita ko si Sir Ray Pacheco. Naalala ko, siya po ay mentor ko nung ako ay 9 years old. Yan, yan, Tito Ray, yan, dito ka pala. Kita mo, ngayon ko lang, isipin mo, nandito tayo sa one family, one house. Di ba? Okay, balik tayo. Ito na. Sir Jerry, kanina na pag-isip-isip ko, no? Ito palang advocacy ako ay swak na swak sa inyo. Wow. Eh, mantakin ninyo, ha? Nung araw kasi, nung ako'y nasa Japan, medyo matagal din tayo din, eh. Anyway, six months, di ba? Mabilis lang yon. Sabi nga nila, mandatory ang pagkakaroon ng insurance, mandatory ang pagkakaroon ng like eternal plans, mandatory, ha? Sabi ko, paano ho yung mandatory na yun? What if kung yung isang tao ay walang pera? Alam niyo kung sino nagbibigay? Gobyerno? Oh, Sir Jerry, what if sana gawin din dito sa atin, no? Paano ba ang tamang sasabihin ko kung sakali, kasi actually, no, meron din tayong mga ilang mga mambabatas na kilala natin. Hindi naman, minsan sinasabi lang, kaibigan ko raw sila, parang kaibigan, minsan ko lang kayo, minsan lang makausap. Pero, ang point lang natin dito, mga kaibigan, gusto natin makarating sa mga kinauukulan na pwede kayong tumulong, di ba? Hindi yung tulong na ginagawa natin, bigay lang tayo ng bigay, tapos, yung iba nakikita natin, pinang-iinom lang. Tama. Alam mo, Sir Jerry, di ba? Yun na lang, 4-piece na lang. Eh, kayo ba nababantayan nyo? Sana pupunta yung pera nila? Tama. Tama po yan. Ikaw, Sir Jerry. Oo, kung tutuusin, saan nga ba na pupunta? Diba? Minsan nagalit na nga ako. Sabi ko, pwede ba huwag kayong mag-inuman dito sa labas? Kung mag-iinuman kayo sa loob ng bahay nyo, ginanong ko sila, eh. Tapos, sumagot sa akin, mainit kasi sa loob, eh. Wala kami electric fan. Pero may pang-inom kayo. Ganon. Sabi ko, yung pinapang-inom nyo, pinanggagamit nyo yan sa negosyo. Sabi ko, didadami pa yan. Taba. Alam mo, parang natulog na sila. Nabigla siguro. Ang tingin ko sa kanila, parang, nanay ko ba ito? Hindi, may mga ganun tayong instinct, guys, eh. Alam nyo, kailangan talaga concerned tayo sa isa't isa, no? Kaya alam, minsan, dumadating yung punto talaga, yung nafe-feel ko, sinasabi ko talaga, eh. Oo. O, diba, Sir Jerry? Kita mo, kung may pera ka pala, may extra money ka pala, why don't you use that in eternal plans? Ito na nga yung gusto kong matutunan, eh. Paano ba to? Paano ba ang dapat gawin nating approach dito sa mga matutulungin na mga kandidato? Malapit ng eleksyon, diba? Tama. Kandidato kayo. Tapos wala namang kayo advokasya, meron namang advokasya, wala namang ginawa. I don't know, ha, kasi ang dami kong naririnig na pag siya'y naluklok sa ganitong pwesto, siya'y magbibigay ng ganito. Meron pa akong narinig, eh. Hindi na raw kailangan magbayad ng tax kasi yung buong buhay daw namin, natin, ha? Hindi nyo nababayaran kasi sagot ko ng lahat yan. Wow. Paano kaya mangyayari yun, di ba? So, Sir Jerry, ikaw, paano natin maipaliliwanag? Halimbawa, in layman's term, yan. Tama. Actually, Miss Jovi, kung para sa atin pong mga elected officials at elected na, sabihin na natin, mga nanunungkulan, actually, hindi na po ito bago sa inyo. Okay. Ito yung tinatawag natin na serbisyo publiko. Iyon. Yun ang dapat ninyong maintindihan. Yes. Kasi ang maganda dito is binibigyan mo ng coverage lalo tigit yung mga nangangailangan. Opo. Yeah. Saktong-sakto sa Eternal, kasi sa Eternal, meron tayong pinakamurang memorial plan
the renewable. Ayun. Kung baga habang nanunukulang ka, pwedeng-pwede mong bigyan ng coverage ang mas nakakarami dahil sa kokonting, sabihin na natin na budget, konting halaga, marami ka mabibigyan ng coverage. Kasi sabi ko nga sa iyo, Miss Joby, kauna-unahan sa Pilipinas, memorial service, renewable, sa halagang 2 piso kada araw. Oh! Yan! 2 piso? 2 piso. Kapag tinotal mo yan, siguro mga 700 pesos. Sa 700 pesos or 2 pesos a day, oh, may plan ka na. Eternal lang yan. Ala, Tisay, pagtulungan natin yan. Tama. May friend ako yan, si Tisay. Yan. Kasi, okay, kasi gusto pesos natin yan. Oo, okay, kasi gusto namin, Miss Bobby, okay, na hindi lang po yung mga merong budget. Kasi marami sa atin, masang Pinoy, yung budget, kumbaga, para lang sa pagkain, para lang sa pananamit, para lang sa pamasahe. Now, meron na tayong renewable plan. Opo. Na kahit po tayo ay mag-alat dyan, hindi masyadong aaray yung bulsa. Ayun, lalo na yung mga kuripot, yes, dyan. Tama. Ayaw nyo maglabas ng pera, pero siguro 2 piso maglalabas. Tama na kayo. Tama po. At ang good news pa dyan, Miss Joby, yung opo service na yan, available yan from Luzon hanggang Mindanao. Ibig sabihin, anywhere in the Philippines, pwedeng gamitin ang memorial plan na yan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Eternal Plans po, 4 na dekada na po tayo nagbibigay ng serbisyo. Aha. At ang servicing po natin, 300 na po. More than 300 accredited mortuaries nationwide. Ayan. Pero maramot sa atin na pagkakataon dahil kita mo, ha? 3 minuto na lang tayo, Sir Jerry. Pero hoping, basta may opportunity lang tayo na masosolo natin. At syempre, alam naman natin si Attorney Topacio ay dumarating anytime. Basta available lang na ano na may oras pa tayo, hihilahin na lang kita. Oo, no, ayan. Kasi napakaganda ho ng usapin na to. At dapat natin intindihin, dapat mag-zink in sa ating mga kaisipan yung ganitong klase ng opportunity na sa tingin ko, hindi natin pagsisisihan. Tama. Ang pagsisisihan natin yung wala tayong ginawa, wala tayong nagawa, di ba? Para sa ating mga pamilya. At sir, paalam na po tayo. Okay. Sa susunod, Sir Jerry, wag mo ako tatanggihan. No problem. Okay. Anytime po. Ayan, Sir Jerry. Opo. So maraming salamat po sa mula po sa pamunuan po ng Eternal Plans sa amin pong boss, kay Ma'am Antoinette Jacinto, at syempre sa amin pong presidente, si Mr. Elmer Lorica. Maraming salamat po para po doon sa mga may katanungan at doon sa mga may inquiries. Sabi nga natin, anywhere po sa Pilipinas, meron po kaming mga ahente, pero you could always reach us. Dito po yan sa Pasig City, dito po sa banda ng City State Center. Anytime po na kailangan nyo po ng tulong para ma-educate po kayo sa pangangailangan natin sa memorial servicing, nandito lamang po kami. Okay, at hindi lang po yan. On duty, nais natin pasalamatan si News Director Judith Estrada Alariño. Tama ba? Alariño na. Dos Editor Drew Nazino, syempre. Tech Engineer si Winner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, yan, si Hober Kahanding, yan, si Ken Sale at Gideon Reyes, ayan, teleprompter, ang bilis, ayan, si Neil Joy Abelia, writers natin si Raisa Dadia, Laika Cuevas, si Jen Patrolia, at ang CAs natin Daniela Di Guzman at Jacqueline Santos, ang interns natin si Ira Ortega Marie Garcia, John Lloyd Malina, Aizen Los, Lois Moises at si Andreal Javier. At syempre mga kaibigan, next program po ang Balitang Bayan with Sir Drew Nazino. No. Yan. At last only that, mga kaibigan, ako, balikan niyo po kami, ha. Last day namin bukas bago tayo magkita-kitang muli sa buwan ng April. Yan. Balik kayo uli sa panonood natin. At tuloy-tuloy lang po dahil marami yung magagandang programa dito lamang yan sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Muli po, ako po si Juvie De Guzman sa ngalan po ni Attorney Birdy Topacio. Yo. At salamat po ng marami. Ang oras po, alas 12 na ng tanghali. Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Birdy Topacio. Yes, yo!